Hindi nga maikakaila na talagang si Bongbong Marcos na ang nanalo bilang presidente ng Pilipinas sa nakaraang May 9, 2022 election. Kaya naman nagpabaabot ng kanyang mensahe ang presidente ng Amerika na si Biden at nagbigay nga ng congratulatory message at sinabi at nangakong ipagpapatuloy ang alliance ng Pilipinas sa Amerika. Ito ay taliwas sa ilang mga nagsasabing iiwan na daw ng Amerika ang Pilipinas dahil may mga issue ang dalawa. Pero mismong galing na rin sa presidente ng Amerika na patuloy silang tutulong at makikipag-ugnayan sa ating bansa. Ayon na rin sa presidente ng Amerika, they will work closely sa administrasyon lalo na't isa ang Pilipinas sa may magandang relasyon sa Amerika. Ayon sa mga balita, tumawag si Biden kay Marcos bandang alas 9 ng umaga noong Huwebes. Ang nasabing pagtawag ay kinumpirma din ng White House at narito ang kanilang sinabi. President Biden underscored that he looks forward to working with the President-elect to continue strengthening the U.S.-Philippine alliance while expanding bilateral cooperation on a wide range of issues, including the fight against COVID-19, addressing the climate crisis, promoting broad-based economic growth, and respect for human rights. Sa puntong ito ay umaasa naman ng maraming Filipino na magiging maayos talaga ang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas at magpapatuloy ngang mapalakas ang kanilang alliance lalo na sa mga isyu kinakaharap ng mundo ngayon. Ito nga ay tila taliwas sa iniisip ng ilang netizen at mga hindi supporter ni Marcos na tila nga daw magkakaroon ng isyu ang relasyon natin sa Amerika, pero ito nga ay nilinaw na ng mismong presidente ng Amerika at ni Bongbong Marcos na maayos at naging maganda ang kanilang usapan dahil mismong ang presidente ng Amerika ang tumawag kay Bongbong Marcos. Wala nang dapat ikabahala ang ating mga kababayan dahil patuloy ang pag-unlad ng Pilipinas lalo na't may bagong administrasyon. Ano po ang masasabi niyo sa story na ito?